Hello Gemini, welcome dito sa iyong reading March 8 to 14 or kung kailan mo ito mapanood. Kung hindi ka pa nakasubaybay, kung bago ka rito Gemini, don't forget to subscribe sa ating YouTube, like and follow na rin yung ating Facebook, Instagram, TikTok. Shoutout sa ating mga YouTube channel members. Juliet Saito, Marnelli Dikdikan, Randy Granada. Shoutout din sa ating mga kababayan dito sa Pinas at sa iba't ibang bansa na palaging sumusuporta, nanonood sa ating mga readings sa YouTube man or Facebook. Tingnan natin, Gemini, ano ba itong mga energies pa parating sa iyo March 8 to 14. Kung gusto mag-avail ng personal reading services, basahin ninyo yung mga nakasulat sa ibaba nitong ating video. Nandyan yung mga link ng ating mga legit na FB page, TikTok, etc. Tap nyo lang yan, mapupunta kayo doon. Para sa mga gusto mag-avail ng mga reading services, mag-PM kayo doon sa aking FB page. Meron kang rose, romance is in the air. Uy, makulay ang romance mo. Ang relationship mo ngayong March 8 to 14, Gemini. O may mga taong magpupuna sa'yo dito, boss mo man yan or hindi. Sabi dito, you should accept valid criticism. Valid criticism. So, huwag maging sensitive pagdating dun sa mga puna na valid naman. Lalo na sa mga... Kung alam naman natin, yung mga performance natin sa trabaho ay hindi good, no? Dapat ano, we accept that para ma-improve natin yung trabaho natin. Go back to the basics, Gemini. May mga simple matters to attend to, yung mga basic. Yan dapat yung inaasikaso mo. Yan yung uunahin mo or priority mo ngayong March 8 to 14. Okay? Parang back to the basic kayo ngayon, Gemini. Wow! Kung ano man itong mga obstacles or troubles na kakaharapin mo ngayong March 8 to 14 ay magta-triumph ka dyan. Magsasucceed ka pa rin. Oh. Masusurvive mo yung mga yan. Magagawan mo ng solution. May mga ma-unlock ka ngayong March 8 to 14. Pwedeng may mga magbubukas sa yung opportunity, bagong experience. May mga matutuklasan ka. Ayan. May mga problems talaga dito na masusolusyonan mo. Ayan, successful na mga outcome, mga problema man yan or yung mga gagawin mo ngayong March 8 to 14, Gemini. So, wagi ka. Successful, masusolve lahat. O, yung iba, meron kayong maiksing pagdadaanan, kung ano man tong pagdadaanan ninyo. Problema man ito or what, or possible na travel para sa iba. Baka literal na meron kayong biyahe, pupuntahan, lakad. High Priestess, meron ka talagang masusolve, ma-unlock na mga mystery dito. Ayan. High Priestess. Pwedeng iba, use your intuition. Baka malakas yung kutob nyo about something and baka most likely 90-95% tama kayo dyan. Pwedeng iba, pakiramdaman nyo munang mabuti. What's going on, no? Dapat gamitin ninyo yung intuition ninyo, yung pakiramdaman ninyo mabuti. Okay? Kutuban ninyo muna. May mga secrets talaga ma-unlock. Ayan, Key at saka High Priestess. Mag-ingat sa mga tao na may mga hidden motive sa iyo. Ayan, di pa sabi ko nga, pakiramdaman. Kutuban mo munang mabuti. Kung hindi maganda yung pakiramdam mo, huwag mo nang ituloy. Baka mabiktima ka, maska, matake advantage, maloko. Ayan, no? Deception.
Or pwedeng meron dito tao na may tinatago siyang sikreto sa iyo and matutuklasan mo yung ginagawa niyang sikreto or panloloko sa iyo. Okay? May Aquarius energy, wish come true, pwedeng yung iba, siswertiin kayo, makamit ninyo kung ano yung gusto nyo mangyari ngayong March 8 to 14. Basta huwag ka lang mag-give up kung ano yan, no? Yung iba, dugtungan nyo pa yung pasensya nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi possible na may matutupad, no? Tignan na natin when it comes to your love life. Naku, meron talagang guilty, ayan o. Meron ka talaga, merong magchichika sa'yo dito eh, na may ginagawa yung person mo. Mukhang may mga tinatago sa yung sikreto to, mukhang may matutuklasan kang kabalbalan na ginagawa ng person mo. Pwedeng nakakahiya, pwedeng pag-uusap-usapan ng mga tao ito. Pero guilty siya, alam niya yan, may ginagawa siya. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo, nagpapa-apekto kayo dito sa mga sulsol, sabi-sabi ng ibang tao, kung totoo man yan or hindi. Kung totoo, dead man na lang, huwag mo silang patulan. Kung sinisiraan kayo, ngayon pakiramdaman mo muna, alamin mo munang mabuti bago ka maniniwala sa mga sabi-sabi. At huwag magpapa-apekto sa mga sabi-sabi, chika-chika, paninira, totoo man yan, hindi. Huwag intindihin mo yung sa inyo. You have to find out for yourself ano ba talaga yung totoo before ka maniniwala, no? Career, money, business, may tendency ka daw to micromanage. Okay? Yung tipong nitpicking or paano ba? Masyado mong, kumbaga, hayaan mong gawin yung mga trabaho nila, Gemini. Oo. Hayaan mo sila. Kaya nga may naka-assign sa atin eh. Kanya-kanya tayong trabaho. Wag na wag mong gagawin yung trabaho nila. Kasi trabaho nga nila yun eh. Gawin mo yung trabaho mo, gawin nila yung trabaho nila. Yun yung importante. Okay? Pero wag ka rin maging overly, ano pa tawag doon, yung nagger or paano ba, palagi ka nalang nagninitpick, ano mo yun? Ayan. So, kung boss ka, ayan yung advice para sa iyo. Sa mga tao mo. Marami rin responsibilities. Possible na tambak yung trabaho. Bukod sa trabaho, responsibility sa bahay. Sumasabay din sa mga responsibility sa opisina or sa negosyo mo. Ang dami. So, marami kang burdens, responsibilities, kailangan gawin, mga expectations na dapat ma-meet, ma-fulfill na mga pangangailangan, mga deadlines, ayan. Tignan na natin yung closing messages for you, Gemini, or advices. Shadow, may what is hidden come to light. O, diba? Ano ba yung sinasabi ko sa'yo dito? May mga secrets, may mga matutuklasan ka, nakabalbalan. O, kung ano man yung mga nakatago na yan, mag-shed sana ng kaliwanagan dyan sa mga hidden na yan. At mukhang meron. May mabibigyan ka ng kaliwanagan this week. May you hold the past lightly. Mga memories na dapat mo nang i-let go, Gemini. Huwag na dapat maging mabigat ang loob mo sa mga past hurts, resentments, or yung mga dapat mo nang i-let go from the past. May you lose your grip doon sa mga dapat mo nang bitiwan, luwagan. Na yan, na dapat mong i-let go from the past. May you honor the earth, okay? May you honor, ano ba itong mga grasyang meron sa'yo ngayon? Ano ba itong mga
mga bagay na dapat mong na-appreciate na meron ka. Ayan. So, make use of this sa magandang paraan, mapalago, ma-fulfill ang iyong pamumuhay using these blessings. May you be grateful and thankful sa mga paparating na grasya sa iyo at yung mga available sa iyo right now. Sana nagustuhan mo to, Gemini. Take care. Good luck. God bless. Don't forget to like, share, follow, subscribe.